Kung takot kayo magasuhan, kung gusto kayo lagi naghuhugas ng kamay, at ipapain ninyo ito palagi. I came here for my sister. I offered myself to protect my sister. Sino? R-E-E, sino? Left. Dahil natin daw to hope for. Dahil yun mismo ay binahog niya ang anak. Binahog. Itong takip lang, di ba? Again, dito sa kabila. Bakit? Iuutos pa manununto ka? Hindi naman pinaplano yan eh. Wala ka talagang plano na pupunta na manakit ka. That is against our protocol. Kahit sa mga bodyguards namin in Italy, in Mexico, wherever. Wherever. Never namin sinasabi, shoot. Never. Alam mo yan kung kailan, kapag may hawak na deadly weapon, pag hinawa kang shoot. But you don't say that. Na, susuntukin mo ha, kasi pinaplano na ninyo masama. Pero kapag ganyan na, na umangat na ang boses, dapat, kung ayaw pa rin magpapumbaba, sinigawan ni Eugene, hanggang tuloy-tuloy, dapat pinatalsik na sa labas. Dahil doon lang naman nagkasakita nung bumaba na eh. But it's okay. But I will never papayag na kung sakaling nagcha-chapter visit at kung sino man yung kasama at walang gagawin. Then, I will be the one to ask or to ask. Binahog ng ama nito, pero nakakaya ninyong bastusin, nakakaya ninyong baliwalain. Tulad ng sinabi nitong Gary, ang tao na sa ligasan, naghahanap kayo ng liwanag. Pero hindi ninyo alam ang gagawin ninyo. Hindi ninyo alam kung saan kayo pupunta. Andiyan na sa harap niyo. Puro salita. No? This is already different way. More of action. Hindi na kailangan niyang yung mga
tahimik at hindi marunong magsalita. Dapat mga officials, especially the pillars, kapag merong ginawang issue, kapag may issue, kapag may video, nagalit ba? Dapat aksyon na ninyo agad. Hindi yung mag-intay tayo. Dahil kailan ba ito sumugod, nagsusugod ka agad. Di ba palaging nagbibigay ng warning? Eh, walang umaaksyon. So, syempre, sino umaaksyon? O sino yung kasama? May tatanong muna ako sa inyo. O hindi tatanong. Di ba pag may nakita tayo na pinabastos ang babae, lalo na ang babastos lalaki kahit hindi natin kilala, nilalapitan natin yan, brad. Babae yan. Baka nasanay lang kasi kayo na wala kayong pakialam kahit babae binabastos. Kung talagang mahal ninyo ang tao, o kahit hindi mahal sa pagkapangalan ng babae, materyal yung nakikita natin babae. Tandaan ninyo, kung may mga pilosopo, you know, I don't know how to start and I don't know where to start and I don't know what to start. Hindi ko alam kung ano ang umpisahan mo sasabihin dahil sobrang nagkakagulo kami sa team namin. Actually, there are 3 seniors officially left sa team and then replaced by 3 juniors. Kapag sinabi mo namang junior, pareho lang yan eh. Pareho nakapasa sa requirements as SD. It's just that mas nauna talaga siyempre yung seniors. The reasons of the 3 seniors, dahil even before Santa Rita issue, noon pa, ilang taon na ba, parang hindi nila kayang tingnan na binabastos ito. Dahil hindi naman ninyo na hindi alam eh, kung ano ang sinakripisyo ng isang nakikita ninyo. Hindi lang ang SD, kundi everybody in this PBBA, you know what she gave up. Alam ninyo lahat yan. When these things happen, right there and there, no, umakyat ka agad ito sa taas and then humaba na lang yung wala ng tao sa Santa Rita. Doon pa lang sinabi na ng mga seniors na hindi namin kaya. Dahil sanay sila na kapag lalaki nakakasapak o pagbabae kasi, we have to be very careful, especially we have pacifiers. Pagbabae kasi ang nagaprograma na gagamitin bago dumating sa panahon na ganito, meron ang pinograma na may pacifiers. So in this comeback, who are the pacifiers? Aga and Anya. So everybody has to be in control or, you know, because kailangan alalahanin ang reputasyon, dignidad, integridad, pangalan ng mga bata. Kahit pa sabihin siguro ninyo, na ito, mga lalaki ito. Remember, in this world, legally, babae pa rin ito. Hindi dapat kayo kayang makita or marinig kung pinagmumura o sinisigawan. Kasi nung tinanong ang mga kasama, kung asawa mo ba ang tinanong, hindi naman sila mga kriminal. Pero ang sagot lahat nila ay isa-isa silang tinanong. Baka makapatay ang master. Ah, ganun ba? Hero ba sa'yo ang asawa mo? Hindi ba ilang beses ka pinaiyak ng asawa mo? Sinalba ka ba ng asawa mo? Pero ito, hinayaan mo, hindi ba in some ways or 80%, hindi ba sinalba kayo nito dahil pinamulat kayo sa mali ninyong akala, sa mga mali ninyong gawain? Hindi ba mamamatay ka rin? Ano kaya ang pakiramdam ng nasa langit na hinahayaan ninyo ang tinatawag ninyo? It's because tandaan ninyo, hindi ninyo kami nakikita. Ang nakikita ninyo itong mukha. What I'm trying to say is that we are carrying this heart so we could feel pain. Kung pilosopo kayo, may sagot naman ako dyan. Oh, sige, hindi ninyo utang na loob yan.
Pero let's go to the judgment. How to base the judgment? Kung kayo ang Diyos, kung kayo ang Diyos, kung kayo ang mga santos at santas, anong merits o score ang ibibigay ninyo sa mga taong sumama nito at pinabayaang masaktan, sigaw-sigawan, bastusin dahil ito ay nagpapakamatay para sa inyo. Ito ay ginive up lahat para sa inyo. Kung nandoon kayo at kayo ang santos at santas, kayo ang Diyos, kayo ang nasa langit, matutuwa ba kayo? Maganda bang pag-uugali yan na papabayaan mo ang taong hindi kayo kaano-ano pero ginive up lahat para makatulong sa inyo? Maganda bang ugali mo ba ganon? Kung kayo ang santo-santas, matutuwa kayo sa taong mga ganon? See? Wala pa rin luso, checkmate pa rin kayo. Sino bang hindi ba mamatay rin? Kayo ang nagsabi na nandito si Lolo, pero iniwan ninyo sa Eric. Who are those people in sandaling Katatanggas? This woman fighting for herself. The fathers cannot nagtutulakan. Bakit? Baka madunisan ang kamay ng anak. Ang trabaho ng sumasama, misyonaryo, misyonarya kayo. Ano ba dapat ang gagawin ng isang lalaki kapag may pinabastos na babae? Ilayo ninyo, ilabas ang isa. Kung nakita na wala ng pag-asa, at huwag susugatan. Kung kayo ang mga ama, kung kayo ang nandun, kahit hindi ama, I'm sure the calamity did not like what happened. Inang kaligasan sa nakikita niyo, ganun ba ang pag-uugali itong mga taga-mipigil na eh? Hayaan nila ang taong nagsakripisyo sa kanila. Ang taong nagsakripisyo sa kanila. Ha? Huwag tayong ganun. Wala kami inutos na pumatay kayo. Pero huwag kayong matakot na suhan dahil hindi kayo papabayaan. Pinaglalaban ninyo ang subo ng Diyos, ang malapit sa Diyos, ang tinitingnan at binabantayan ng Diyos. Bakit? Dahil pinakilala lahat sila sa inyo sa paagi, sa pagpamamagitan ng babae na nakikita ninyo nito. Single mother, mga bata ang mga bata pa, hindi mga 30 years, left for all of you. Sakit kinasamu balasian. Yung boom. Sayang ang among pagsakripisyo. Ano ko? Mga yan. Sakit. Sakit. Momentan ng usahay, hindi na lang ako mupatot. Nga naman. Who are you? You think you know more than me? Sino ba kayo? I hope you will understand.
mga anak, mupala balos ako. Inaot-unta ng Diyos anak ninyo. Remember in Leyte, sa Bulawan? Did you see that video? Did you watch that video? See? Anong sabi? Lumingo dito. Kumuta. Squeeze. Because her hand was being squeezed. Sabi niya, bakit mo po kinan yan? So naghanap siya ng gagawa in her behalf. Wala eh, di ba? Dahil kung talagang may concern kayo dito, kung talagang marunong kayong tumanaw ng utang na loob, sinitanaw mo sila. At hindi nyo kinalagkat yun. Nakita namin sa huling video, sugat-sugat si Master. Bakit? Or hindi kayo nanonood ng video, kaya hindi ninyo wala. Nanonood pero hindi tinatapos. Ano ang sabi noon? Kapag hindi nanonood sa official, apigil ng official talks ay mga kaaway ng SD. Kaya, tama ba kami sa pagsakit ng aming kalooban na marami na kami kaaway ngayon? Anong sabi ni Tongere? Who are you? Wala ni minsan nagpakita ng kapangyarihan. Dahil kapag nagpakita ng kapangyarihan, pagyayabang yan. Kapag papatay, hindi yan tama. But we are not here to kill. We are here to heal. Material din ito tulad ninyo. Dapat nga 24 oras hindi nyo nakakalimutan ito. Bakit? E siya yung nagsaksak dyan sa bangka ninyo eh. Kung sino yung mga dinadasalan nyo. Ibig sabihin, madali talaga kayong makalimut. Alam ko gutom na kayo, gutom na ba kayo? Ha? Ha? Ako, tanongin nyo. Natural, gutom na, hindi pa ako nag-lunch eh. So we will sing, gives you songs for all of you. Bakit? Iuutos pa ba noon to ka? Hindi naman pinaplano yan eh. Wala ka talagang plano na pupunta na manakit ka. That is against our protocol. Mag-uutos ka na, oh, suntukin mo yun ha. Ibig sabihin, you came there for a war. We cannot tell anybody because kailangan malinis ang puso at isip mo sa pagpunta doon. Dahil kapag nakatanim yan sa isip mo na mananakit ka, wala nang salita yan. Yun na yun eh. Never kami nag-uutos sa kahit sino. Kahit sa mga bodyguards namin in Italy, in Mexico, wherever. Never namin sinasabing, shoot. Never. Dahil alam mo yan kung kailan, kapag may hawak na deadly weapon, pag hinawakan shoot. But you don't say that. Na, susuntukin mo ha, kasi pinaplano na ninyo masama. Pero kapag ganyan na umangat na ang boses, eh, dapat kung ayaw pa rin magpapumbaba, sinigawan ni Eugene, hanggang tuloy-tuloy, dapat pinatalsik na sa labas. Dahil doon lang naman nagkasakita nung bumaba na eh. But it's okay. But I will never papayag na kung sakaling nagsa-chapter visit at kung sino man yung kasama at walang gagawin. Ask. Check me.
Wala kayong pupuntahan. Para sa akin, just stand by whoever is working. Okay? Para sa inyo lahat. At para sa inyo lahat dyan. So darling, darling sand, Bobby, oh sand, Bobby, oh sand, sand Bobby. Pinatunayan naman na namin eh, di ba? So stand by her. We'll start it over again. Our life together is so precious. Together you have all grown. You have grown. Although our love so special, let's take a chance and fly away. Someday, together. Ay, nako, kayo. Okay, you can sit down. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to do. And I want some sincerity. Tell me where. Cause you're the one that I'm supposed to depend upon. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. Tell me when will you mind. Diba? Hindi naman pwede yung mag-off yan eh. Kahit dukdukin ko pa yan. Oh. But yun, isn't it a proof? What miracle you want to know?
Ito siya. Freedom life. Kaya nag-iingat ang isang J.D. Cleo kasi gusto niyang palakihin mabuti ang kanyang mga anak. Paano mo disiplinain ang mga anak mo kung ikaw mismo walang disiplina? Narinig ba ninyong nagdodroga ito? Narinig ba ninyong naglabas-labas? Pero sa totoo lang, wala kayong narinig na nag-abuso ito. Pero look at their words din kabila. Abusado talaga yan si Jade. Well, but we don't care. Ang amin lang, sana huwag niyong pabayaan ito. Dahil paulit-ulit kami nagsabi, ang inihiling lang namin, sana kapag namatay na kayo, mapunta kayo sa tama. Yun lang naman eh. Huwag niyong pababayaan ang taong nagsakripisyo sa inyo, malalaki man na babae. When you remember me, if you remember me, I hope you see it's not the way I want it to be. Because masakit ang kalooban na kilala rin yung Ari Senior. Ay isa lang sila, let's try this. Because we are here the truth that they are here. And because they are so in pain, because they are one, we cannot open the glass. Hindi naman kami nag-prepare yan, tama? And one thing, this is so maluwag, right? Kahit anong gawin mo, it's maluwag. But because they are one, kanina pa namin sinabi, before we touch the glass, tama? Na mahirap kasi wala siya. And then sabi ko, in behalf of our senior, because sabi di ba ni Rico, okay, because kami naman ang nandito. But it won't open. And then Rico said, come on, you try. Kasi okay lang naman si Papa. And then I tried, it's closed. Alright? Kasi sa totoo lang, alam mo maging sensitive lang kayo. Ilagay lang ninyo yung sarili ninyo sa Ama. Huwag niyong isipin na ano, kung ano-ano. Ilagay lang ninyo. You put yourself in the shoe of the fathers. Or the father. Yun lang. Para maramdaman ninyo. Dahil kung kayo ang Ama, hindi niyo pababayaan sigaw-sigawan itong anak niyong babae ba? Right? Sumugod ito dahil pinaglalaban kayo at ang Ama. Ano pagkaiba ninyo bilang Ama at bilang ama niya, ng ama nito? Wala, di ba? There's no difference. And I could really deeply feel the pain. You understand? Para bang, if you blame me, try to realize.